O, di ba nga, magkaibang ano, no? Separate content si Duterte family at ang kanilang history, no? Kung paano nasabi na sila ay Cebuano, siya ay pinanganak sa, meron siyang dugong Litinyo na may Cebuano, Muslim, and kung ano pa man, Mindanaoan. So, yun na nga, Danao City. So, ngayon, ang lugar naman nila, no? I-vlog doon natin, i-ikutin natin tapos, i-document. Kumbaga, ito yung binabaan natin, Sands Gateway. Ito yung parang pinaka landmark sa lugar, no, dito sa Danao City. So pag sinabing Sands, yun na yun, no, parang pinaka focal point ng area, malapit sa lahat na yata to rito, malapit sa hospital, yan, malapit sa City Hall, simbahan, park, boardwalk, o kung ano pa man, coastal, malapit sa Pantalan, shopping mall. So ngayon papasok ka natin ng Sands, dito tayo dadaan sa mga taong dumadaan dito. Tingnan natin what's in here. So panigurado maganda ang view rito kasi gilid ang dagat, no? Kasama ko kayo, galing, talagang ako yung masaya sa sarili ko, no? Naka-proud na malaman yung sarili ko ay kung saan siya nagpupunta. Na imbis nga tayo ay nag-aantay tayo ng ano, flight papuntang Iloilo. So kisa naman pagmukmuk sa kwarto, sumakay natin ng bus. Tapos mag-iikot, mag-i-explore sa mga lugar-lugar. So para-para tong ano, Embarcadero de Legazpi ang estilo nito. Na maliit lang siya, no? Pero 6'6 sa ano, mga 6'6 siya sa kumbaga kompletos ng ano, kompleto ng tenant. Oh, may mga shops talaga siya. Ito pala yung Sands Gateway. Tapos meron silang kape. May mga pin shops sila dito. Tapos Pantalan siguro sa unahan, tingnan natin. Explore tayo konti. Goldilocks. Santinos. Ano meron dyan sa unahan? Pantalan siguro. Ah, tama, Pantalan nga, yun, Shipping Corporation, Ticketing Office. Ayun, meron ding boardwalk or ano, parang tambayan, gilid ng dagat. Okay, Pantalan area na nga siya. Jumalia, Ticketing Office. So, para saan ba ang ano? Punta. Okay, ito yung nakikita natin dito. Yun, port or Pantalan nila. Daungan. Tapos ito yung mga opisina. Pay wharfage here. So kung ito palang Camotes Island, eh malaki pala. Maraming ano doon, population. Bakit kailangan talaga maraming malalaking barko ang pupunta doon, babiyahe? Yan. Davao. Hindi yan Davao, Danao yan. Diba? Danao, Consuelo, vice versa. We offer online booking. Yan. Puro to Danao, Danao to Puro. Invasion Mar Express. Ito naman, may nanghalaga naman dito na Jumalia Consuelo. Ganun pa rin, Consuelo Port and Danao Port. Okay. Labas na tayo dito. O yun, Oris Brutus, no? My all-time favorite. Okay, dito tayo na area. Maganda hangin dito, panigurado kasi gilid ng kalsada. Ayun. Tapos ang linis ng dagat, grabe, no? In fairness, malaking syudad itong ano, ha? Parang malaking syudad yata ang Danao City. Pero malinis ang dagat, oh. Hindi siya polluted. Wow. Ang galing. Keep it up. Talagang ano, no? Malinis ang Danao, no? Hindi sila baglain. Nice one. Metro Gaisano. Tama ba? Metro Gaisano ba yan? Galing. So, i-Wikipedia na rin natin si ano? Danao Cebu. Yan o. Danao Cebu. Danao, officially the city of Danao, is a third-class component city in the province of Cebu, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 156,000.
Maliit lang pala sila. Maliit lang siya na city, mga kagala. Maliit lang yung population. 156, no? Si Consolacion kanina is 148. So, konti lang yung pinagkaiba nila. Kaya lang population. Nice. So, ito yung likod na ang Sun's Gateway. Meron silang poverty incidence na 14.30%. Bakit parang matapos yata? So, ibig sabihin, sa 100,000 population, so meron silang 14,000. Mataas ang poverty incidence ni Danao City. So, sa mga taga Danao City dyan, pwede niya ma-explain sa akin sa comment section kung bakit mataas, no? Na despite sa merong Maxim ba yun? Maximize. Basta yung paggawa na ng PISA ng mga relo. Tapos, Cebu to electric, okay? Economy, sige, tinan natin yung economy nila. Railways. The Cebu Railway runs from Danao south to Argao during World War II. The bridges, trucks, and central station were bombed so extensively that the railway never recovered. And it closed in 1942. After that, whatever was left after the war was dug up to become the Cebu North Road. Now, a new light railway is to build in Cebu. Meron ulit. Okay, the old system of milling sugar cane used to produce sugar called intosan. Although the railway was originally to move coal, it was soon used to move sugar cane to the docks. Okay, gun industry. Paggawaan ng baril. Ayos ah. Danao City was well known for its gun industry. The industry started around 1905 to 1906. When World War II came, Danao gunsmiths went underground, joined the guerrilla movement, or were inducted into the United States Army forces in the Far East. Their main task was to rechamber the Japanese Arisaka rifles to fit the U.S. 0.30 caliber around, or to keep the original Japanese rifle in good service. The industry went on still underground. In the 1960s, the term Paltik was given to the homemade and illegal guns. Paltik, marami kami yan dati, Paltik, no? Asa na yun? Paltik was given, okay. In the early 1990s, the industry was legalized by the government with the creation of two organizations of local gunsmiths. The organization now left with proper permit is Worker League of the Danao Multipurpose Cooperative, Gangguan, Danao City. World MPC was incorporated in October 1994 with 25 initial members. In November 1996, it was given license to manufacture handguns from caliber to 0.22 to 0.45 by Philippine National Police. The organization has been a potent group in working for the legalization of gun-making industry in the country with the aim to upgrade the technology and skills of gun-makers to provide security and additional revenue for the government. The gun-making industry in Danao was pioneered using brass or copper as materials. The chairman of World MPC was in charge of the compliance of the requirements of the Firearms Explosives Security Service Agency and Guard Supervisory Section, or FISAGIS, until his death in 2010, after which World MPC itself was then shut down for non-compliance of FISAGIS policies. Yun, no? Holiday industries, tourism in the area is still in its infancy. All along the eastern seaboard of Cebu, there are family-owned resorts. In 2017, Danao hosted the Extra Off-Road Triathlon. This was held at the Coco Palms Resort. Mitsumi. Mitsumi is one of the largest employers in northern Cebu. Metro Cebu Expressway worked for the 50 billion pesos 74-kilometer Metro Expressway started in 2018. It will connect Naga City in the south to Danao City in the north. Yun!
yun na. So meron na tayong idea about Danao City. So thank you for watching. Bye bye.